alam mo, Jett, pag-usapan natin yung kantang Salamat kasi mula noon hanggang ngayon, kilala pa rin yung kantang Salamat. Ano ba ang kwento sa likod ng kanta na to? May ini-endorse ka sa kaming isang beverage brand since 1989, ganyan. Tapos kinumission kami na gumawa ng isang awitin para doon. Pero naisip namin na kung gagawin namin yung kanta na yon, gusto namin, pwede rin namin ariin yung kanta in a way na yung lyrics akma doon sa gusto nilang paratinging mensahe. It's about friendship. And ang Filipino, alam natin na kung ano man mangyari, masaya, malungkot, mahirap o maayos ang buhay, there will always be friends around to support you, no? And what better way to celebrate that friendship kundi yung magpasalamat ka na meron kang mga kaibigan na nandyan para sa'yo. So, yun yung inspiration behind the lyrics of Salamat. Salamat. Yes. Paano ka ba nakapasok sa bandang Dadon? Nasa college ako noon, third year college, nag-aaral ng engineering. Tapos lumapit yung kaibigan ko. Sabi niya, pare, may banda yung utol ko. He plays bass doon sa banda na may pangalan na sila, actually, The Don. So ako naman, sabi ko, okay, why not? Para sa akin, parang siguro trip lang yun. Hindi seryosong banda kasi kailangan tapusin ko yung studies ko, ganyan. Yun pala, pagpasok ko sa kwarto for that night na nag-audition ako, mukhang seryoso sila lahat. May mga sarili na silang kanta. Pinakinig pa sa akin yung cassette pa noon, tape. Envelope Ideas yung title nung kanta. Singing out my envelope ideas. Yes. Wow! Sorry ah, fan kasi ako. Girl pa ang kumanta doon sa demo. Wow. Pero hinahanap nila lalaking singer sana. So sinuwerte ako, nakapasok ako sa banda. So, yun ang parang maikling kwento nung nangyari na yun, ba't ako nakapasok sa Dadon. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.